Yo, what's up, mga transport? Good morning. Nandito kami sa isang paggawaan ng brown bar or kabilya. Ito yung pag-asa still dito sa Pasig, sa may Manggahan. So, nandun ang tropa mga ka-transport. May in-inspection sila kasi may papagawa siguro dito yung pag-asa still. Kasi ito yung pag-asa still, mga dekada na kasi yung mga crane nila dito. Baka i-upgrade na nila. So, ito ang luma nilang pagawaan. Ito ang luma nilang fabrication. Ito. So, yung bago ng fabrication, kami ang gumawa nila doon. Kami ang gumawa ng mga crane nila doon. Yung 25 tonners. So, marami kaming crane ginawa doon. Ang Mako. So, dito, i-upgrade nila yung mga equipment nila dito, yung tagabuhat, yung mga overhead crane. So, yung mga malalaking overhead crane nila dito, mga ka-transport. May mga driver na sa taas, di katulad sa mga tag-five tunnels lang, remote control. Pero dito, may mga driver doon sa taas, nakasakay sa overhead crane. So ito, una lang pala ito namin pinuntahan. Pagkatapos dito, lipat kami doon sa kabila. So marami dito mga truck, mga ka-transport doon. Or delivery. Yan, kung sino yung gusto magpapakabit ng crane, so comment down below. Kung gusto nyo, PM nyo lang or comment sa comment section. So Mako Techno Mechanics, mag-i-install to ng mga operate crane, elevators, escalators, so mga jeep crane or monorail. So yun, kung sino yung gustong magpapakabit, so comment down below. Mako Techno Mechanics. So habang naghihintay ako sa kanila, dahin muna tayo. Dahin muna tayo, mais. So galing Baguio po itong mga ka-transport, itong mais na to. Tawag nila dito sweet corn, pero pagkainin mo walang sweet corn lang. Wala snack natin, nagkapananggi yan. Dami itong hapo, transport oh. Nabaunan ako. Kala siguro na, maubos ko to. Stuck na kasi ito ilang araw mga transport, galing Baguio. So naluto, kanina pa, dumating ito mga ilang araw na eh. Hindi na siya sweet. Corn na lang, wala nang sweet. Yung buhay manggagawa mga ka-transport. Hindi katulad ng bago pa siyang bitas, tapos lutuin. Nasarap nun. Pero ito, natingka na ito ilang araw. Hindi naluto pa agad. Medyo nawala-wala ng sweet niya. Pero ang corn nandito pa. Sa alas 10 na ng umaga, ito ang tama, snack. Ako lang magsasnack sila, nandun pa sa loob eh. Malabas yan, mga kainan na, tanghali. Kung matapos sila dito mag-inspection mga transport, lipat na naman kami doon sa kabila.
kabilang fabrication itong pag-asa. Na-miss ko na yung mais na kanin talaga. Yung giniling na mais. Doon kasi sa probinsya namin, doon sa Cebu. Kain niya namin doon, giniling na mais eh. Doon, masarap yun. Pero kayong mga pure mismo Tagalog, alam ko din niyo, alam yung giniling na mais eh. Kasi nung una pa ako dito, naghanap ako ng giniling na mais. Yung bigas mismo. Kasi nasa laya na, akala ko meron dito. Noong nagtanong ako sa kuhan, kasamahan ko dito, Tagalog. Sabi na meron. Merong bigas. Punta ka doon sa mga agribit supply. Marami doon. Kaya pala pupuntahin na ako doon. Yung ibibigay nila doon. Yung crack corn. Yung pagkain ng manok. Walang iya. Yan ang kapakain sa kapaloto. Nakabili ako ng bigas na mais. Doon mismo sa Tugigaraw, sa Maitinia Blanca. Noong may project kami doon sa Tugigaraw. Meron doon silang binta na kon, giniling na mais. Bigas mismo. Kaya noong huwian na namin papunta dito sa Manila, nakabili ako isang kaban sa bigas. Mais. Naubos na rin, tagal na rin, matagal na yun eh. Parang dito na kami mananghalian, hindi pa lumabas yung tropa. Pagkatapos nito, lipat doon sa kabila. Ito pagawaan na itong yung pag-asa still. May Philippines yata ito distribution nila eh. Doon sa amin, sa probinsya. Wala akong tanim na ganito. Bibili lang ako, wala. Hindi ako marunong magtanim nito eh. Pero malakas ako kumain ng bigas na mais. Ang ganda kasi yun kasi less cholesterol yun eh. Yung bigas na mais. Tapos less yung carne. Yung mga walang ipin, wala kayong sa mga kanyo nito. Pilihin lang kayo. Kapain ka rito, kailan kasing luyahin eh. Ayan, tapos na. Dalawa lang ubos dito kaya. May nagsira ba? Pagayto, diretos ko pa. Ayun, nakalipat na tayo mga Rodasford. Nagkita na tayo sa so, nakapasok na ako. So, hindi tayo pwede makalapit doon sa pagkawaan dito. Napakahigpit dito. Ito, kukunan ko ng video. So, malaki itong pagkita sa Blackboard. Itong pinuntahan namin dito mismo. Malaki ito. Ilang fabrication ito. Mula doon sa bunga, hanggang dito. Dito ka nila, parang tatlo mo. Tatlong pabigisyon mga Redmond. Malawak ko. So, papakita ko sa inyo yung bago nilang pagawaan, bago nilang pabigay siya mga transport. Malaki din, malawak din. Nalintarya yung natayuan ng pabigay siya nila doon. Opo, malawak pa yung lupa.
medyo maingay dito mga ka-transport yung nung sa bago nilang fabrication. Yung paggawaan ng kung doon nila-symbol, kung saan nila-symbol yung operator nila doon. Ang katabi, yun mismo yung fabrication ng mga kabilya. Doon ang mismo tunawa nila. Paano gagawin yung kabilya. So, nung ginawa kasi yung unang fabrication, wala pa ako sa mundo ng YT. Kung nandun ako, yun, mapakita ko sa inyo kasi pwede ka magagamit ng cellphone doon. Pwede mo i-videohan yung paano gagawin yung mga kabilya. Paano nila pinapabigit. Paano nila tinatunaw. So, pag sumatala mga kakasort. So, yun, natapos na mga kakasort. Ito na mga kasama. Nagsisa ka rin.